Ito na mga kapangla, yung kaputing saging natin. Andiyan na sila mga kapanglaw. Sorry mga kapanglaw. Ternoon mga kapanglaw. Ngayon ay kukuha tayo ng mga dry leaves ng down ng saging kasi meron akong bagong ano ipapakita sa inyo o kaya ituturo. Dahil magtatanim tayo ng kabuting saging mga kapanglaw. Magpapatubo tayo ng kabuti gamit yung mga waste material ng down ng saging. So, samahan nyo akong manguha ng down ng saging mga kapanglaw. Sunugin natin. Gagamit na lang natin sa pagtatanim ng kabuting saging. So, kuha pa tayo. Ng saging mga kapanglaw itong natuyong tuyo na so iuwi natin to tapos doon natin tatalian saka kachap-chapin so let's go mga so, bago pala tayo magtali mga kapanglaw gawa muna tayo ng pantali natin na ano, kawayan yung kinerperpan. So balito yung gagamitin natin na pantali, kawayan, tawag ito kerper. Papakita ko naman sa inyo kung paano natin talian yung down ng saging. So, ito. So, magkumpul lang tayo ng kasing laki nito mga kapaklaw. Natin masyadong lakihan. Talihan natin sa gitna. So, mahaba tong dahon niya. Mag-start
dito. Mag-estimate tayo ng ano, dalawang dangkal. Ito, dalawang dangkal. Tapos, tali ulit. Tapos, isang dangkal. Isa, isang dangkal dito. Tali ulit natin. Ayan. Ganun lang, paikot-ikot lang. So, tapos, dito, isang dangkal ulit. So, dito sa may tali, dito sa may tali, sukat isang dangkal. Ayan. At dito banda, tali ulit. Ikutin natin para magkumpul-kumpul. Then, isang dangkal ulit. Then, tali ulit dito banda. Ikutin natin. Medyo palipis na siya dito sa dulo. Medyo ikumpul na natin ng ganon. Ayan. Then, sukat tayo ulit. Isang dangkal. Kalian natin ulit. Ayan. So, dito ko sa dulo niya, medyo manipis na siya. Pagkumpul-kumpulin na lang natin. Ayan. Tapos, talian natin sa may gitna niya. So, ito na yung resulta niya. Result. And, pakita ko sa inyo kung paano natin chap-chapin. So, dito mga kapanglaw, nandito yung unang tali. So, chap-chapin natin siya dito, sa gitna lang, dalawang tali. Chap natin dito. Yun. Ang kalabasan, ganito. Then, ganun din lang ulit. Sa gitna-gitna lang. Yun. Papakita ko sa inyo kung paano tayo magtanim ng kabuting saging. Kung may gusto kang katanungan, mag-comment ka lang sa baba. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell for another videos. Like and share na din mga kapanglaw para matulungan nyo naman ako. So, na. So, bali na chap-chap natin yung sipsya mga kapanglaw. Kukutin na natin to mga kapanglaw at ibababad natin dun sa babaran. Sinabi ko kanina mga kapanglaw, kung may katanungan ka, huwag kang mag-iya mag-comment sa baba para ma-tunan natin yung sagot sa katanungan mo. At gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, hindi pa ako ng tulong. Please subscribe to my channel, like and share, and click notification bell for other videos. So, yun lang ako mga kapanglaw. Kumaya, babad na rin ito. So, tara mga kapanglaw! So, dito ko pala siya binabad mga kapanglaw, oh, sa drum. Mamaya punin ko ito ng tubig. Kasi konti yung tubig niya, kulang. So, ito mga kapanglaw, babad natin ito ng 24 hours. Bago tayo magtanim ng kabuting saging. So, may nakita akong spot doon mga kapanglaw, kaya dito ko linagay itong drum. Kasi yung tatamnan natin, dapat hindi direct siya sa araw para hindi mamatay si Amag. So, linisan ko na lang doon tayo magtatanim bukas. So, pinakita ko na lang mga kapanglaw kung paano magbabad. 24 hours natin ito ibabad mga kapanglaw. Dapat yung deep na deep. So, mamaya kunin natin ito ng tubig. So, yun lang mga kapanglaw. Good day mga kapanglaw. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging. So, nandito na yung mga gamit, mga kailangan.
ipapakita ko isa-isa mga kapanglaw. Kailangan natin ng transparent na cellophane yung magiging pantakip natin. Tapos nandito na rin yung binabad natin na dahon ng saging. Binabad to ng 24 hours. Tapos dito may kawayan na dalawa. So mamaya dito tayo magtatanim. So magbibigay muna ako ng detalye mga kapanglaw. Ang pinakauna sa lahat, ang kailangan natin yung spawn o kaya binhi ng kabuting saging. So kung gusto mong matuto o bumili o gusto mong mga guide o paraan ng pagtatanim ng kabuting saging, please subscribe to my channel, like and share, and comment below. Mag-comment ka para manotice kita kung gusto mong bumili ng kabuting saging na binhi or spawn. O kung gusto mong matuto kung paano gumawa nito. So ngayon, itatanim natin to mga kapanglaw. So bago pala ako magtanim, bigyan muna natin ng matinding pagbati o kaya shout out sa mga subscriber natin na nagpapabati. So shout out sa iyo, sa pinsan ko si Derbin Kines Lagria. Mag-ingat ka lagi dyan san. Yun, mabuhay ka hanggang gusto mo. Isama ko na rin si Rodel Daos, isang kapwa ko na influencer din mga kapanglaw. So pakidikit yung Rodel Daos. Saka isali ko na rin yung magbo-birthday ngayon na inanak ko, yung kambal ni paring Joey Barnacha. Happy birthday sa inyo kambal Macjade saka Macjel. So tsaka-tsaka muna mga inanak, wala pang pangregalo si Ninong. So happy birthday sa inyo kambal. So, shout out na rin sa mga magulang nila paring Joey saka Mang Mabik. So ngayon ipapakita ko na yung actual na pagtatanim ng kabuting saging mga kapanglaw. So samahan nyo ako mga kapanglaw. So, ipapakita ko na kung paano tayo magtanim ng kabuting saging. Muna, magpo-first layer tayo ng binabad na dahon ng saging. First layer. So, bali ito. Pang ulam lang itong gagawin ko mga kapanglaw. Kaya konti lang yung ginawa ko na bahay niya at konti lang yung dahon ng saging. So nakadepende kung marami kang dahon ng saging o kaya marami kang spawn, pwede mo na rin gawin negosyo to. So pagkatapos natin ng first layer, maglalagay na tayo ng kabuting saging na binhi or spawn. Gusto mong bumili ng spawn or binhi ng kabuting saging, mag-comment ka o kaya mag-message ka sa number na ilalagay ko dyan sa video ko. So ito, sa gilid-gilid lang natin siya ibubudbud mga kapanglaw. Sa pinakagilid-gilid niya lang mga kapanglaw ito ilalagay. Huwag natin ilalagay sa gitna kasi hindi makakalabas yung amag. So bali ang antayin lang natin dito 14 days magkakaroon na tayo ng kabuti mga kapanglaw. Katapos natin maglagay ng binhi or spawn, mag second layer naman tayo. Tungan natin siya ng second layer. Ulit-ulit lang to mga kapanglaw ang ginagawa. Kaya kung hindi mo masundan, maaari ka na lang mag-comment o kaya mag-check sa number ko. Thank you.
So gaya ng sinabi ko, paulit-ulit lang, bali na saka second layer na tayo. Bale, magiging huling patong muna to mga kapanglaw kasi konti lang yung dahon natin. Saka pangulam lang to ang gagawin natin. Saka gusto ko rin may share sa inyo kaya may demo yung pagtatayong ng kabuting sa mga kapanglaw. So bale sa pinakatap niya mga kapanglaw, pwede na natin ibudbud yung binye or spawn dito sa ibabaw. Kasi hindi naman natin siya papatungan. So bale, meron talaga tutubo pa rin dito sa ibabaw. So kung gusto mong matuto o kaya bumili ng mga binhe or spawn mga kapanglaw, mag PM ka na lang o kaya mag comment ka. O kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share, and click the notification bell for another videos mga kapanglaw. So tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong ko mga kapanglaw para maibahagi ko sa inyo yung iba't ibang pwedeng gamitin sa tamnan o kaya pwedeng gamitin sa pagtatanim ng kabuting saging. So bali tapos na tayo, ilalagay na natin yung tagip ng bahay niya. So ang gagamitin natin, cellophane na transparent para makita natin yung loob kung may tumutubo o kaya maganda yung galaw ng mga amag natin. So takpan natin. Pansin nyo dito mga kapanglaw, hindi pala tayo pwedeng magtanim sa mainit. Kailangan dito lang sa medyo masilong na lugar para mabuhay yung mga amag. Sa gilid-gilid niya, lagyan na lang natin siya ng mga bato. Kaya tabunan na lang natin para hindi siya mapasukan ng hangin. So, tara na kapanglaw, balikan na lang natin siya ng after 5 days. So yan mga kapanglaw, 5 days na sila. Bali, kita nyo yung mga kulay-kulay puti na yan. Yan yung mga pinheads mga kapanglaw. So 5 days nila. So mag-aantay pa tayo ng 7 to 9 days mga kapanglaw bago natin siya balikan. Iwasan natin na laging nabubuksan o kaya nahahanginan mga kapanglaw. Yun. Kita yung mga puti-puti na yan mga kapanglaw. Yan yung mga pinheads, yung lumalabas na magiging kabuting saging natin. So yun lang mga kapanglaw, abangan nyo mga kapanglaw. So yun mga kapanglaw, medyo matagal-tagal rin yung hinantay natin. So nandito na tayo sa tinamnan natin ng kabuti. So bali pang 12 days niya na ata ngayon. So silipin natin. Kasi pinakita ko na siya nung 5 days pa lamang siya, nung gumagalaw-galaw pala yung mga amag na nagiging kabuti mga kapanglaw. So ngayon pang 12 days na, silipin natin kung ano yung naging resulta mga kapanglaw. So suspense kung ano, kasi sa pagtatanim ng kabuti mga kapanglaw, hindi niya gusto yung laging nasisilip.
o kaya masyadong nahanginan kasi na-stress sila mga kapanglaw. So ngayon, tingnan natin kung nauno na yung naging result ng mga kapanglaw. Wow! Tingnan mga kapanglaw oh! So, dito na mga kapanglaw, yung kabuting saging natin. Wow! Ang dami, oh. Nandyan na sila mga kapanglaw, oh. Actually mga kapanglaw, maliit lang yung ginawa ko, pang ulam lang to. So, napakaganda ng tubo niya mga kapanglaw, oh. Kita nyo yan? Nandun lang sa gilid-gilid mga kapanglaw. So gaya ng sinabi ko, sa gilid-gilid lang natin ilagay yung mga spawn. So ang daming lumalabas na pinheads dun mga kapanglaw. Ayan. Kita nyo naman mga kapanglaw, naging successful yung gawa natin. So yun mga kapanglaw, maraming maraming salamat sa panonood at sa suporta. So, yun lang mga kapanglaw. Thank you very much. Bago ko pala tapusin tong video ko mga kapanglaw, shoutout muna natin yung pinsan ko, si Greg Quines Lagria, na isang magaling na gapper. Saka isali ko na rin yung kambal na anak ng friends ko sa Facebook na si Ma'am Will Aini. Happy birthday sa yung kambal Ma'am Will Aini. Isang magiting na OFW natin sa Taiwan. So, yun lang mga kapanglaw. Thank you. Mag-ingat kayo palagi.